Magandang araw sa inyong lahat, mga bata. Ang ating pag-aaral ng ngayon ay mula sa asignaturang Health ng ikalimang paitang. Tayo ngayon ay nasa unang linggo ng ikalawang quarter. Ang ating topic, mga pagbabagong pisikal na nagaganap sa panahon ng pagbibinata at pagdadalaga. Nasa edad ka ngayon nang nagsisimulang magbinata at magdalaga. Lahat ng tao ay dumadaan sa ganitong yugto ng buhay at ang tawag dito ay puberty stage. Sa panahon ng puberty, ang isang tao, babae man o lalaki, ay nakakaranas ng iba't ibang pagbabago sa katawan. Ang ganitong pagbabago sa katawan ay normal at bahagi ng paglaki at paghahanda ng isang malaki at mahalagang gampanin sa buhay sa hinaharap. Sa araling ito, isa-isahin natin ang mga pagbabago sa pisikal na anyo ng mga lalaking nagbibinata at babaeng nagdadalaga. Adolescence period. Ito ay ang pagbabago sa hubog ng pangangatawan ng isang individual mula sa pagiging bata patungo sa panahon ng pagbibinata o pagdadalaga. Walang saktong gulang kung kailan nararanasan ng mga kabataan tulad mo ang pagbibinata at pagdadalaga. Sa karamihan, ang gulang na pumapasok sa puberty ang isang tao ay mula 10 hanggang 14 na taong gulang. Sa mga lalaki, ang kadalasang gulang ng puberty ay mula 12 hanggang 14 na taon at sa babae naman ay 10 hanggang 12 taong gulang. May mga taong mas maaga o kaya mas nahuhuli na naranasan ang pagbabago ngunit hindi ito dapat ikabahala ng husto. Ang sigurado ay lahat ng tao ay dadaan sa pagbibinata at pagdadalaga. Naisip mo na ba kung paano nga ba talaga nagkakaroon ng malaki at mabilis na pagbabago sa ating katawan sa panahon ng puberty? Kapag ang iyong katawan ay handa na para sa mga bagong gagampanin nito, ang maliliit na glandula sa ilalim ng utak na tinatawag na pituitaryo ay naglalabas ng mga likido o hormones na nalaglalakbay mula sa lokasyon nito sa utak patungo sa mga glandulang pangkasarian o sex glands. Ang sex gland ay dalawa, ang testes para sa lalaki at ang ovaryo para sa babae. Ang testosterone ay ang panlalaking hormone na nagbibigay ng mga katangiang panlalaki, kagaya ng malaking kalamnan, malaking boses at mga buhok sa katawan. Ang estrogen naman ay ang pambabaing hormone na nagbibigay ng mga katangiang pambabae, kagaya ng paglaki ng dibdib at pagkakaroon ng regla. Ang estrogen din ang dahilan kung bakit nagiging hinog ang mga itlog sa ubaryo ng isang babae. Ngayon naman, talakayin natin ang mga pagbabagong nagaganap sa katawan ng lalaking nagbibinata. Una, ang pagkakaroon ng mga buhok sa mukha at katawan. Ang ganitong pagdami ng mga buhok ay normal at hindi dapat ikabahala. Pero hindi rin lahat ng lalaki ay nakakaranas ng mga pagtubo ng buhok sa mukha at katawan. Ang pagkakaroon ng maraming buhok sa mukha at katawan ay batay rin sa namana sa mga magulang. Sunod ay ang paglaki ng Adam's apple at paglaki at paglalim ng boses. Sa panahon ng puberty, mararanasan ng kalalakihan ang paglaki ng tinatawag na Adam's apple. Sa ibang kalalakihan, ito ay mas nakaumbok sa lalamunan at pansinin. Kasabay nito ay ang marahang pagbabago at paglalim ng boses. Sunod ay ang paglapad ng balikat. Ang paglaki at paglapad ng balikat ay isa rin sa mga sinyalis ng nagbibinata. Ito ay ang paghahanda ng katawan sa mga gawain sa hinaharap tulad ng pagbubuhat. Pang-apat ay ang paglaki ng kalamnan. Pang-lima, pagbabago sa ari. Ang isa sa mga kapansin-pansin sa ari ng lalaki ay ang unti-unting paglaki at paghaba nito. Kasabay nito ay ang paghubog ng scrotum dahil sa lumalaking testicles. Sunod, ang karanasan tungkol sa nocturnal emission. Dahil ang ari ng lalaki ay nagiging ganap na at tama na sa pagkahubog, ang mga kalalakihan ay makakaranas ng mga di mapipigilang paglabas ng similya habang natutulog sa gabi.
Ang tawag sa ganitong pangyayari ay nocturnal emission. Ang nocturnal emission ay normal na naranasan ng mga kalalakihan at hindi dapat ikabahala. Ito ay sinyalis ng katawan ng lalaki ay handa na sa gagampanan na bahagi sa buhay. Ito ay ang pagkakaroon ng anak at pagkakaroon ng pamilya sa hinaharap. Alamin naman natin ngayon ang mga pagbabago sa katawan ng babaeng nagdadalaga. Una ay ang paglaki ng dibdib, pagbabago sa ari, pagkakaroon ng buhok sa iba't ibang bahagi ng katawan, pagkakaroon ng regla, mga pisikal na pagbabago, gaya ng pagkakaroon ng matinis at malinis na boses, mas maliit na kalamnan sa braso, katawan, hita at binti, at malapad na balakang. Ano naman ang mga pagbabago na nararanasan ng parehong babae at lalaki? Ito ay ang pagtangkad at pagkakaroon ng tigyawat. Ang bigla at mabilis na pagtangkad ay nararanasan ng parehong kasarian at tinatawag itong growth spurt. Ang mga bisig, hita at binti ang mga unang lumalaki at humahaba kasunod ng paglaki at paghaba ng katawan. Normal din sa mga kabataan ang pagkakaroon ng mga tigyawat sa mukha at sa iba pang bahagi ng katawan. Dahil na rin sa nagiging aktibo ang ating sweat glands at oil glands na labasan ng langis at pawid sa mukha at katawan ay nababarahan ng mga naghalong dumi, pawis at langis. Para sa karagdagang alaman, narito ang mga terminolohiya kaugnay sa pagbibinata at pagdadalaga. Puberty. Ito ay maagang pagsisimula ng pagbibinata o pagdadalaga. Pangalawa, delayed puberty. Nahuhuling pagbabago na nagaganap sa pagbibinata at nagdadalaga. Menarche naman ang tawag sa panimulang regla na hudyat ng pagdadalaga. At menstrual cycle, ang tawag sa buwan ng dalaw na dumarating sa kababaihan. Ngayon, ating subukin kung meron kang natutunan sa ating aralin. Narito ang isang pagsasanay. Ang ating panuto, gamit ang Venn diagram, itala ang mga magkapareho at magkaibang pagbabago na nagaganap sa panahon ng pagbibinata at pagdadalaga. Sana nakatulong ang videong ito sa pagsagot sa inyong mga modules. Maraming salamat sa inyong panunood.